guys. Kasi nagpunta kami ng Makati ng family namin. And then, I went to the store. It is called Daiso. So, doon nakita ko, aba, sabi ko, kasi noon ko pa gusto bumili nitong espresso machine. So, it's how you brew a coffee. And then, I found this crystal something and it's worth 4,000, 6,000. Oh my God, sabi ko, yan lang yung kapraso na yan na pwede pang mabasag. Tapos, bibiling ko 6,000, 4,000, pinakamababa, ang pangit pa. And then sabi ko, ikot-ikot nga muna tayo. And then I went to this store, it's a Japanese store called Daiso. And then, voila, I found this one. And then I did research about this sa YouTube, and then sa Google muna pala, then sa YouTube. Trinay ko yung aking camera kasi meron yung Bixby. So, when I focus Bixby dun sa kanya, so, I did have so many matches about it. Ano pala ito? Yung, how do you call that? Yung parang lumang sinaunang espresso machine na nire-revive ata nila ngayon, which is a very effective method of producing the coffee from the bean na grind. Actually, I'm having so much fun with it for 2 days na. That's why I'm doing this video. Okay, maniniwala doon sa mga napakamamahal. Diyos ko naman, 6,000, aangat yung tubig, babagsak yung tubig, and then, ayun, wala, may kape ka. Ito rin din naman eh, maangat din tubig, and it's creating steam, and then it's boiling. Actually, I've been using it nga daw for 2 days na. So, etong itsura niya sa loob, pakita ko lang sa inyo guys, kasi natural. Since binili ko na siya. Sorry, hindi ko pa tinatanggal yung kape sa loob. Ayan ha. So, talagang ginamit ko siya. At masarap naman, hindi naman siya, yung tinatawag nilang, may tinatawag silang bad shot eh. Yung pagka daw sobrang, yung ko ba? Para sa akin, kape pa rin yun. Eh, depende na lang siguro sa ano. Tapos, ayan siya, oh, para siyang funnel. Tapos, yung the way na ilalagay mo yung coffee grind na yan is, meron siyang parang strainer dyan. Tapos, lalagay mo yung coffee grind dyan. Tapos, dito, maglalagay ka ng tubig to that level. Ito, oh, kasi meron siya parang, ito, oh, parang singawan dito. Hanggang dyan mo lang siya sa guhit underneath niya nung ilalagay mo. Ayun, oh. Hanggang doon lang yung tubig, and then you're going to put this in, and then eto naman ang itsura naman niya. Teka, bago ko ano, kasi baka matapon kasi may extra pa ayan nung natapon ng, but anyway, may strainer din dito sa ilalim. Ayan, oh, kung makikita nyo, medyo umuuga-uga, natatanggal na nga. Tapos parang may silicone rubber doon. Siya yung parang pumipigil doon sa coffee ground na umangat doon sa ano, eh kasi dito mapupunta dito sa taas yung pinakakape na talaga. Pero actually hindi naman lahat nasasala eh, may natitira, pero the aroma is very nice. So pagka kumulo siya doon sa bottom part, yung steam dito mapupunta, tapos yes, parang haharangan nitong tip na to yung steam, tapos pagka lumabas yan yung water, is espresso na. Eh, di ba, ang pinaka-basic lang naman na para makagawa ka ng mga, ano yung mga kape-kape ngayon na kung ano-ano mong tinatawag, mga Americano, etc., etc., is yung espresso ata yung pinaka-basic nila. And then, ayan, ang galing. Ah, hindi ko akalain na ganun, maganda pala siya. Murang-mura. 266 pesos lang. So, bakit hindi ko binili? O, diba? Nothing to lose ka naman eh. Balik natin siya ulit ha. Kaya lang, may technique sa, ano, sa paggamit niya. So, dapat, yun nga, yung una, yung level ng water, kasi nga dito sa pasingawan na to. And then, yung coffee ground, dapat, medyo, siksikin mo ng konti. Pero not so much siksik ha. Not to the point na sobrang siksik siya. Medyo siksik lang ng konti. Tapos, siguro yung gagawin mo is depende na siguro sa ano eh, kung gaano kadaming kape ang gusto mo. Pero ako, usually pinupuno ko yung container dun sa loob, or maybe at least a little bit halfway na puno, parang ganun. Kung gusto ko matapang, dinadamihan ko. Kung ayaw ko matapang, well, pwede ko namang ano, halimbawa, nandiyan na yung parang pinaka-espresso, hayaan mo lang dyan. Kung
gusto mong malagnaw lang, ano, kalahati lang gamitin mo. Kung gusto mong black na black, gamitin mo lahat. Ganun lang yon. Haluan mo na lang na mainit na tubig, timplahan mo ng creamer, etc., etc. So, napakamura, oh. So, yung technique nga pala, sorry, ang technique sa kanya, kailangan slow, boring heat. So, ibig sabihin, napakamababang flame. Sobrang mababang flame lang. Kasi kailangan sa kanya slow steam. Para dahan-dahang aakyat yung aromatic coffee doon sa taas. Diba? Para yung, kumbaga, kasi sa, alam ko doon sa mga espresso machine, may tinatawag silang, ano yung pressure na necessary para sa ano. I guess ito yung makokontrol yung pressure na yun eh. Kaya umu-okay din ito. Ang init ngayon, grabe, pero nakakape pa rin ako. Sobrang init. But anyway, tingnan nyo siya. Diba? Ang ganda-ganda. Ang kinis-kinis at ang kintab-kintab. At saka, ang tawag doon sa ano. Hindi ko naman pwede sabing ancient. So, ito yung parang pinaka nung unang panahon na espresso machine. Gantong-ganto din ang itsura ng mga nakita kong vintage. That's the word, vintage. Diba? Katulad ko, vintage na. So, ang ganda, diba? Sana bumili din kayo para meron na kayo espresso machine. Ang susunod kong bibilan yung manual grinder ng beans. Para collection lang, diba? Diba? Okay, thank you!